Okay, we're live again. Kamusta po? Doc Willie, nandito naman tayo. Una-una, thank you, Yorme, for pagkaayos ng framing. Hello, framing, mga kababayan, mga followers ni Doc Willie at mga taga-subaybay namin. Magandang araw sa inyo. Okay. Isa na namang Lunes. Makabulong Lunes sa Manila. Oh, kasi galing lang tayo sa Batangas at ang dami natin nakita. Ang daming mga tao doon. Salamat din kay Senator Ralph Recto, di ba? Napakaganda. Sa mga taga Batangas. So, maraming salamat sa inyo sa pagtitiwala ninyo sa amin, no? At very warm. Very warm. Mga taong bayan, no? Lalo na 'yan sa labas. Nakita mo, Doc, di ba? Sa mga bahay doon, sa gilid-gilid. Thank you, Batangas. Hindi tayo gaano makaikot. Siyempre, gusto natin may ano rin, distance. Pero doon sa auditorium, napakaganda. Napakataas na ceiling open. At malalayo yung mga tao. Kasi we continue to follow yung mga simple health protocol. Para naman na sumusunod pa rin. Nakakausap yung tao. Tapos, sumusunod pa rin doon sa pag-iingat. Importante yun. Yorme, ang problema ng Batangas ay medyo iba sa ibang mga probinsya, di ba? Bawat probinsya may kanya-kanyang problema. May mga probinsya na, for example, potable water. Sa Northern Luzon, maraming bayan, bahay na walang potable water. Sa Barm, for example. So, extreme tayo. North-south. No? Sa south naman, maraming sa Barm, 8.7% lang yata ang merong access to clean potable water. O, pagdating naman sa Visayas, yung mga tourism. So, infrastructure yan. No? Dito naman sa atin sa Luzon, yung mga magbababoy, mag-iitlog, magmamanok, magpapalay, maggugulay, o pati bulaklak doon sa Benguet. Kumbaga, bawat lugar may mga kanya-kanyang challenges. Sa Batangas ata, isang issue ata nila yung mga baboy. Kasi marami dyan magbababoy. Pinakamarami ngayon dyan, magmamanok, mag-iitlog, yan sa Batangas. Saka yung pabrika. Marami doon. Ang galing. Talagang nabuhay yung Batangas. Nung nagkaroon ng industriya, nagkaroon sila ng mga trabaho talaga. Malalaking mga planta na sa Batangas. I'm sure dadagsa ang investors natin pag swertihin. Yun ang goal natin kasi is to provide jobs. But paano darating yung foreign direct investment sa atin? One, we have to be competitive. No? For example, paano tayo magiging competitive sa Vietnam? No? Sa Thailand? Sila, produce ng palay, ng bigas. Tayo, angkat ng angkat. Pero nagpo-produce din tayo ng palay. For example, ngayon, kung di ako nagkakamali, 10 na lang yata kilo ng palay. 12 pesos 10 ng halos na magsasaka. Lugi. Manulugi. Kasi masyadong malaki yung importation. Okay naman tayo sa import, pero dapat yung import reserve pagdating sa palay. Ngayon, yung manok, for example, ba't tayo mag-i-import, kaya naman i-produce ng local poultry, local piggery, yung meat consumption natin. Diba? Kaya, why are we allowing so much importation? Okay rin ako sa importation kapag hindi naman kayang i-supply. Pero kasi nangyayari, marami dyan, mga smuggling. Kaya ang unang tinatamaan dyan, yung Batangas, for example, no? O yung presyo, natatalo sila. So, these are the things that are issues. Now, paano natin maikayat maging competitive tayo sa mga neighboring city, para neighboring countries? For example, inalalam na sa Batangas tayo, binanggit ko yung presyo ng kuryente. Unang-una, ang mahal-mahal ng kuryente. Napakamahal ng kuryente natin. Kaya ngayon, pati mga investors, kaya ayaw nila maglagay ng planta rito. Kasi mura sa ibang bansa. No? Now,
can we lower the price of electricity? Pag tinignan mo siya sa initial, hindi, mahirap ibaba ang presyo ng kuryente kasi control yan ng mga malalaking kumpanya. Eh, totoo naman yun. Pero hindi naman sila ang bababaan ko. Ang bababaan ko yung buwis. Let's just say, let's just do the math para sa mga viewers natin. Halimbawa lang, kung 11% halimbawa ang tax ng kuryente, if we can do 5%, that's almost 50% drop ng cost ng kuryente. Tuloy pa rin yung presyo ng mga IPP, yung mga independent power producer, pero pagdating sa buwis, mababa na. Yorme, malulugi naman nata ang bansa. Malulugi ang gobyerno, saan kukuha ng pera. Yan. Pero ito yun. May epekto yun sa buhay ng tao. Sa isang pamilya, yung nagbabayad ng kuryente, pag bumaba ang presyo ng kuryente niya, may immediate effect yun. Kasi magkakaroon siya ng savings. Yung savings niya ngayon, yun ang ipambibili niya ng basic goods. Yan yung mga pagkain, bigas, karne, isda, gulay. Now, if not, may sobra pa siya, bibili yan ng damit, sapatos, mga gamit sa bahay. So, babalik yung pera sa komersyo. Correct. Okay, may negosyo. Pag may negosyo, may trabaho. May buwis. Exactly. O, yung velocity of money. Hindi mo kailangan maging ekonomista eh. Yung practical ka lang talaga. Now, kung sa pabrika naman, mas marami silang na-save, no? Na-save yung kumpanya. Mas marami, magiging stable yung kumpanya. Hindi kakabahan yung mga empleyado na magsasara yung kumpanya nila. So, mas marami savings, mas marami silang i-reinvest. Yun yung immediate effect niya pag binaba mo yung presyo ng kuryente. Tapos, eto na ngayon, yung mga nagtatayo ng planta sa Vietnam, sa Thailand, Cambodia, magdadatingan lalo dito yan. Kasi ngayon, nasa $4 billion lang yata ang FDI natin, yung foreign direct investment. Parang $3 billion lang ata nakita ko. Basta mababa, sa iba parang $30 billion, malayo. $10 billion. Ha? So, bakit? Kasi competitive sila. O ngayon, yung ito namang mga... Paano mo nagawa sa Maynila? From 20 billion, ginawa mong 120 billion, at ngayon 147 billion. Paano mo sila? Ang daming maraming ano dito? Investment. Investment. Ang daming trabaho. Sa Maynila. Eh, hinikayat ko sila na naalis yung mga kotongan ng mga kumpanya, panggigipit sa kumpanya, tapos certain kami sa rules, tapos we integrated technology in tax payment, ease of doing business. Ngayon, as we speak, Doc, nag-issue na naman kami ng tax amnesty. Yung para gumaang man lang yung buhay ng negosyante. Tax amnesty para sa? Amilyar, business, wow, at mga penalties. Ngayon, maramdaman man lang nila na, ay, nilingon kami ng gobyerno. So, pag stable yung negosyo, maliit, small, medium, and large corporation, nakaramdam ng malasakit sa gobyerno. Hindi nila isasara. Pag hindi nila isasara, tuloy yung trabaho ng tao. Pag tuloy yung trabaho ng tao, may mapaghahari mo na ng tao. Ikot lang ng ikot ng ikot ng pera. Bakit ang feeling natin ngayong pandemya, parang padami ng padami yung tax? Well, diba? Kung kailan mahirap na dumadami. Exactly. Wala pong ano, siyempre naramdaman ng lahat eh. Ginawa ko reverse. No? Ang pinagparaya ko, gobyerno. Gobyerno pinagparaya ko. Kasi ang gobyerno hindi naman para kumita, kundi para gumastos at yung gastos, public service. For example, kung gagastos rin lang naman tayo ng pera para mag-generate ng jobs, hitting two birds in one stone na. O tayo tayo ng eskwelahan, yung 10-story fully air-conditioned school. Okay. Para ma-address natin yung student-teacher ratio para maging competitive tayo. Pero, nag-provide yun ng komersyo. Semento, bakal, kahoy, upa ng gamit, tapos may trabaho. So, kahit may pandemya, may trabaho. So, nakukuha mo yung dalawa na natatarget mo. Kanina, di ba, nagtatag tayo ng ikapitong ospital, yung pinangako natin na Biomansa ko. Yung President Corazon Aquino General Hospital. Seventh hospital mo na. The seventh hospital. Ano nga itong mga ano? Hospital ng Tundo. Yes. Gat Andres Bonifacio Hospital. Justice Jose Abad Santos Hospital. Hospital ng Maynila. Hospital ng Sampaloc. Hospital ng Santa Ana. So, anim. Talagang mahilig ka sa hospital. Yung COVID-19 field hospital. Hindi kasi basic yun eh.
basic governance. Alam mo naman ako. Ilang education, healthcare, ilang housing. Ilang regions nga lalagyan natin ng bagong ospital? Ay, katulad sa ano, sa ospital ng Maynila. Well, we can do it. Tingnan mo, saan natin pwedeng kunin yung pera? Pera. For example, gumastos tayo sa, let's just say, yung pay shield. Diba, bilyon-bilyon ang ginastos natin doon. Mm-hmm. Can you imagine, if we have 40 billion pesos for those things alone, mm-hmm. and it costs only about 2 billion ang ganung hospital, kagandang klaseng hospital, mm-hmm. edi that 17 times 34, times 2, is 34 billion lang. Mm-hmm. Pwede naman gawin pa sabay-sabay yun. Mm-hmm. Hindi naman kailangan pag natapos isa, gawin nyo isa. Pwede yung gawin sabay-sabay. So, it's a matter of prioritization. Para makatikim naman ng konting gamutan pag may sakit. Yung diba? Ano lang, at the very least, kung mahirap ka, mm-hmm. alam mo na piling mo gagaling ka pag nakita mo yung ospital pa lang. Alam mo yung ganun, di ba? Kayo, meron kayong ganun. Ano yung gamot nyo? Yung placebo? Placebo. Magaling ako sa placebo. Ang placebo, may halong dasal, may halong... Pero lumalakas ang loob na... Lumalakas ang loob. Nung may sakit. Ang placebo is 40% gumagaling. Dahil, nila, bakit ba, Doc? Kasi iniisip nila gagaling. Sabi mo muna, bakit? Ano yung placebo? Placebo, kahit bigyan ka lang ng tubig, ay feeling mo lalakas ka. Pero sinabi mo, kunwari may gamot ito. Kasi maganda to, malakas to, magtiwala ka. So ikaw mismo, sinasabi mo sa katawan mo, lalakas ako, pati immune system mo. Kasi positive thinking ka eh. Iniisip mo. Kahit di ba yung gamot, minsan placebo, kaya kala mo. Kahit paracetamol, Pero pag inisip mo, wala kang ospital o sinungitan ka ng doktor mo, wala kang pera. Sabi mo, hopeless na ako, wala na. Lalulungkot lalo. Malulungkot so malaking bagay yung psychology. Psychology din ng leader. I mean, kung katulad mo, makita nila na malaking bagay leader eh. Ma-inspire ka eh. Wala naman ibang sasandalan ng tao ngayon kundi yung pamalan. Kaya yun ang naisip natin. To protect the poultry industry, egg industry, meat industry, yung magpapalay, o yung, alam mo, rice tayo, dependent tayo sa rice eh. Yes. Ironically, dati nagpo-produce tayo na sobra. Ngayon, nag-i-import pa tayo. Parang, come to think of it, umabot na tayo sa panahong ngayon na dala ng away-away lang, nakakalimutan na yung tunay na problema. Mm-hmm. Yun yung lagi ko sinasabi sa tao. Dito sa Maynila, sabi ko, mag-iingat kayo dyan na... Yes. Tsaka maganda politika. Siguro pwede mo na rin kwento, Yormen. Maganda yung kwento mo lagi. Na yung nangyari sa'yo dito sa Maynila na pinatawad mo yung mga yung healing. Hindi pa nila alam eh. Hindi kasi, di ba, siyempre may mga kaaway ako. Lalo na yung mga elitista, ayaw sa akin nun eh. Kasi nga, ang feeling nila, masyadong totoo yung... Pag totoo, parang ang dating, magaspang. Masyado kang prangka. But you know, kaya ako idol na idol si Lee Kuan Yew. Mm-hmm. Hindi naman siya namimili na salita eh. Kasi passionate siya doon sa gusto niyang gawin eh. And look at Singapore, what happened to Singapore. Nung binigyan, isang beses lang binigyan ng pagkakataon si Lee Kuan Yew. And the rest, wala na, dire-dire-dire-diretso na. 50 years thereafter, look at them. Yung Singapore nung araw, ang daming squatter doon. Tumatay nga sila doon sa open pit. Ganun ka-worse ang Singapore. But because of yung passion ni Lee Kuan Yew to talk to the people, straightforward or real talk, at pinakinggan siya ng tao, yun, nag-iba yung direksyon ng gobyerno. So, ako ganun din. No? Dito, yung pinatawad natin yung mga kalaban sa politika, tapos yung mga bata ng kalaban natin na magagaling, inappoint ko. Asset ng gobyerno eh. Hindi ako binoto noon, pero in-appoint natin. So yung sinasabi kong pag-heal, hindi ito yung heal ng mga sugat lamang. Yung heal is really addressing the real situation. We have to correct, we have to heal. For example, importation. Tingnan natin maigi, kailangan ba talaga ng importation? Anong level lang kailangan natin? So these are the things that you need to correct. No? Yung baka naman masyado tayong buwis ng buwis. Tapos yung buwis naman, hindi naman nararamdaman ng tao. So magparaya na lang tayo sa buwis para mas marami savings ang tao. Pag mas marami savings ang tao, marami siyang magagastos.
pwedeng spend. Mm-hmm. At pag ginastos niyo yun, iikot nang iikot yung pera sa bansa. At pag umiikot ang pera, gumagalaw ang pera, tama lahat yan sa rural area. Mm-hmm. Bakit? Eh, bibili ng gulay nila, may bibili ng carrots nila, may bibili ng sibuyas nila, mm-hmm. may bibili lang lahat ng gulay na pinuproduce nila. O pati yung mga isda, di ba? May bibili ng mga isda nila. Archipelagic country tayo, akalain mo mahal-mahal lang isda natin. Tayo may pinakamaraming isda, supposed to be. Pero mahal-mahal lang isda natin. Bakit? Eh kasi walang storage facility. Yung cold storage. Cold storage. Maganda po may cold storage para doon ilalagay isda, hindi nagagawing daing lagi. Yeah. Simplified. Pag puro daing, dalawang platong kanin makakain nyo, daing kanin, magkaka-kidney problem, magkaka-diabetes. Yeah. Eh kung hindi na ka lang idaing, di mas konting kanin, mas maraming gulay. Kaya naman dinadaing ng tao yun. Masisira. Masisira. So yung mga mangingisda, pag hindi nabili isda nila, dadaing na lang nila. Mm-hmm. Para tumagal ba? Maibenta pa rin kahit papano. Pero merong mga LGU, di ba? May cold storage. Oh, pwede natin. Tama yun. Eh, yun naman talaga ang tama. Mga simpleng pasilidad lang yun. Okay. Na kaya namang gawin. Kaya lang, walang nagbibigay ng atensyon. Kasi nga, nadadala tayo, gusto nila magalit tayo sa isang politiko o pamilya ng politiko at magalit yung pamilyang politiko na yun. Yung too much fighting sa politics. Na tuwing halalan, lumalabas yung away ng mga politiko. Pero sa totoo, pwede naman magsama-sama mga politiko, tas commonality. In this case, ano ba ang common, ang tunay na kalaban, ang tunay na kaaway, COVID-19. Yeah. At paano kami makapaghanap buhay? Tingin ko yun ang tanong ng tao. Yun ang tanong ng mamaya. Saan ba ang punta natin? Mag-aaral na ba ako? Pasok na ba? Meron pa ba akong papasok ang trabaho? Yung bang kumpanya namin hindi magsasara? These are the things that the real issue ng tao ngayon. Hindi yung mga nagdaan. Eh, sila-sila lang naman naggagantihan eh. I mean, pagod na ako sa away nila. Oh, pero hindi po pwede na mananahimik tayo at mangingibabaw na naman yung away nila. Kailangan magsasalita tayo. At para yon mapapaliwanag sa utaw, sa tao, na ito ang tunay na sitwasyon. Ito ang dapat na naririnig sa amin o sa atin ng mga kandidato. Saan tayo tutungo? Paano tayo babangon muli? Kasi nadapa tayo lahat ng pandemya. Pag makita lang nila ang tunay na numero dito sa Pilipinas, talaga masyado po mababa sa lahat ng bagay. Yeah. Oo, sa education, sa health, sa investment, sa tourism. Yep. Talagang syempre isipin nila, marami tayong problema. Eh paano namin malalaman na kaya mo gawin ito? Diba? Eh, based on your 23-year experience, baka hindi nila alam yung experience mo. Well, yun nga, 23 years na ako sa government service. Nung nabigyan akong pagkakataong mag-alkalde dito, naibangon natin sa loob ng 2 years lamang ang Maynila. Diba? We became competitive to the world. Yeah? Doon sa Bloomberg, diba? Out of 263 cities sa mundo, naging top 50. Ba, hindi pa ata nila alam yun eh. Top 50 out of 263. Yes. Manila ang naano. Manila at Butuan. Dalawa lang sa Pilipinas. Butuan City at saka Manila. Mm-hmm. Tapos yun nga, yung Seal of Good Financial Housekeeping, nakuha natin. After isang dekada, hindi makuha. Ibig sabihin yun, maayos na pagtustos o pangangalaga ng pananalapi ng gobyerno. Mm-hmm. Tapos yung ease of doing business. Yun yung tanong mo kanina, from 20 billion, naging 120 billion first year, 140. Pinagkatiwalaan muling magnegosyo sa Maynila. So, kasi may tiwala sa'yo, basically? Well, basically, it's that? Or I don't know. Basta kinumbisi ko sila na magtiwala muli sa gobyerno, bumalik uli sa Maynila, maghanap buhay sila ulit sa Maynila, we are certain about our rules, pantay-pantay sa Maynila. And it happened. No? It happened. Maraming nagbukas. Maraming nagsara sa Maynila nung pandemya. 7%. Mm-mm. Pero ang nagbukas, 12%. Mm-mm. So, positive 5% pa tayo. So, hindi siya mahirap na mahirap yung tao, pero kahit pa paano, nairaraos, naitatawid. Ang mga nakikita ko po dito, lagi kami magkasama ni Yorme, nung nagka-problema sa Cagayan,
ang dami niya pinadala, mga tatlong truck agad, tapos mayroon pang dagdag dalawang truck. Eh, sabi ko, ang dami mong truck pinadala, di i-post natin para alam na, bakit ayaw mo i-post? Pero marami kang like. Pero itong million-million na pinadala mo, ayaw mo, ay, hindi niya alam, ayaw mo ipasabi. Anong rationale dun? Wala lang. Eh, kasi, pagtulong lang naman. Eh, almost. Pasalamat na kami sa Maynila, walang bagyong ganun na nangyari sa Lumbusan. Maganda yung mga pinadala mo dun. Ilang eh, masaya kung na... Masaya. Kung naibsan yung kanilang problema sa Cagayan, di we're happy to be of service. Yun lang. Wala nang cheche-boreche. So dapat tiwala lang eh. Pero mahirap kasi ngayon eh. Siyempre, isipin nila, ito ba? Sa akin, okay lang po lahat. Pero lagi ako dito, nakikita ko naman lahat. At talagang, I'm very confident maraming mabibigay si Yorme, especially sa health, sa education. And good luck na lang sa lahat ng sa lahat basic ng tao. Lang. Minimum basic needs. Health, yes. Education, jobs, housing. Yeah, yeah? Mm-hmm. Health, education, jobs, housing. So doon natin mas ilalagay yung pondo. Oh, kasi, you know, any government for that matter, in the world, no matter what policy or progress, wala naman makakapagpayaman na gobyerno sa tao. Mm-hmm. Pero ang gobyerno may kakayanan pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Yung the quality of life. Yeah? Nang wala nang pumunta rito na mag-i-squatter pa kasi doon sa probinsya, mayroong opportunity para sa kanila. And that's what matter most. Yung opportunity, equal opportunity. Oh, hindi lang dito, lagi sa Metro Manila ang buhay, ang pag-asa. Kailangan doon sa probinsya nila may pag-asa din kasi may industriya na buo. Tapos yung industriya tinutulungan ng pamahalaan, sinusuportahan ng pamahalaan. Hindi lip service. Hindi yung puro motherhood statement, di ba? Basta may ospital, may eskwelahan, may bahay sila doon, di na sila pupunta dito. At yung kanilang negosyo at industriya, suportado ng gobyerno. Yes. Basic talaga. Hindi siya rocket science. Last question, Yorme. I mean, alam naman natin corruption, marami nawawala na pera. Meron ka bang formula how to deal and, you know, get more money for the government para marami tayo? I mean, basic. Sa Maynila, mahirap yung tanong ko. Oh, sa Maynila, anong nangyari? Dahil nagtiwala na ulit ang tao sa gobyerno, nagbayad ng buwis ang tao. Pero, meron kaming ginawa. We limit human intervention in government transaction. So, nag-adapt kami sa technology. Kaya dito, online, pwede kang makabayad ng buwis. Nang wala kang kinakausap, na hindi ka matotolongi sa hallway o makakalawit ng mga fixer. Maraming fixer talaga. Piso sa piso. So, ang binayad ng tao, piso, ang resibo ng tao, piso. So, naging masinop yung pag-collection. Mas mura so, hindi ba? Mas hindi mura kami ba nagtas- tax dito? Ay, nagbaba kami ng pag-upo ko eh. Kasi tapos taas talaga ng mga taxi. Yes. Tapos dalawang beses tayo nag-issue ng amnesty. General amnesty. Oh. Yung para kahit pa paano, yung konting savings, mabalik lang sa tao. Saka yung traffic enforcement dito, di ba? Kayo ata non-contact. Una. Non-contact. Hindi naman, hindi kami ang una. Una ko naisip yun nung vice mayor ako, yeah, kaya lang hindi ginawa. Mm-hmm. Kaya nag-mayor ako, ginawa natin. May isang city pa na gumawa noon. Para mabawasan na yung kasi unti-unti yan, magagamot natin yung mga kotongan, nangungutom saan. Magagamot at magagamot yan. So we adapted to technology. So that's how you solve corruption. So naturally, if you adapt to technology in government transaction, you limit human intervention. Pag nawala yung human intervention, mababawasan yung human discretion. So naturally, yun ang magre-resolve sa corruption. Yun ang sabi ng teacher ko. And we did it in here. In short, mababawasan yung paghingi ng lagay. Yeah. Mababawasan and naturally mawawala. Oh, pag nakita kasi kayo, syempre hingi na For example, di ba, yung bakit nagkakaroon ng smuggling? May discretion kasi. Halimbawa, kung samang ayon siya ng gobyerno yun, may pumipirma eh. Di ba? Maraming dinadaanan. Syempre, pag may dinadaanan yung mga illegal, kailangan nun ng langis. Pampadulas. Ayun yung unti-unti, naturally, mawawala yun. Nangyari sa Maynila, pwede mangyari sa buong bansa. Yes. Thank you very much. Final words, Yorme, sa ating mga
kababayan. Oh, well, thank you again. Lagi kayo nakatambay dito sa aming live ni Doc Willie. At kung yung mga katanungan yung ibinabato sa kanya, dito pipilitin namin sagutin ng diretso. At yung mga gusto ninyong malaman tungkol sa mga plano namin, antabayanan nyo lang kami lagi dito sa page ni Doc Willie. Thank you sa mga taga subaybay, simula Apari hanggang Hulo, hanggang Tawi-Tawi, Batanes. At syempre, biyabati ko lang, yung mga OFW, madalas manood din sa kayo, saka immigrants sa buong mundo. Marami. Pag-ingat kayo dyan, dito, yung mga kaanak nyo sa Maynila, pumanatag kayo sa maliit naming kaparaanan, basta maglilingkod kami ng maayos sa kanila. Para lang hindi nyo na masyadong alalahanin ang inyong mga kaanak dito sa Maynila. Right. Ganon din, yung mga kaanak ng mga taga-Bisayas, Mindanao, na nandito, Northern Luzon, Southern... Kasi ang Maynila kasi, Dok, parang buong Pilipinas to eh. Uh-huh. Nandito lahat eh. Uh-huh. So, pumanatag kayo. So far, maganda ang for the past 2 months, maayos ang infection sa Maynila. Good. Namamanage, we have space, we have medicines, we have oxygen, we have machineries, and we will continue to build our reinforce our healthcare para yung nagka-COVID mabigyan ng ample and proper care, yung mga wala COVID makapagtrabaho na, makapaghanap buhay na. Okay. Maraming salamat Pilipinas, po. God first. Yes. Binabasa ko ang comments niyo po. Maraming salamat po. Kahit sino piliin niyo, no problem, basta tama. Kami walang aawayin dito, nagbibigay lang ng aplikante. Aplikante. Saka pangarap natin para pangarap sa kanila. Pangarap natin. Kasi para naman sa inyo to eh. Pero kayo po ang magdi-decide. Maraming salamat po. Ingat God kayo. Bless. Thank you. God bless.